Mistrales, kung ako'y tuwagin, mga lalaki nang gigigil sa akin. Oo, nakakagigil ka. Hello everyone, this is Dave Villanueva and welcome back again to our YouTube channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please click the subscribe button and the bell button para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos. So for today's video, this is going to be a video reaction for Miss Flawless. Walang iba kundi si Sachzna Laparan. She sent me a message regarding everything. Bago natin umpisahan yung video, let me clarify na si Sachzna is naging mabait sa akin. So let me start this video by telling you paano kami nagkakilala ni Sachzna. First time ko makita si Sachzna through an endorsement shoot. Member na ako ni Frontrow noon around 3 months and I saw Sachzna Laparan pagkababa namin sa Makati Avenue Mall. Pagbaba ko ng Makati Avenue Mall, may nakita akong isang babae na maganda, artistahin, and sabi ko parang medyo masungit tong babaeng to. Hindi ko pa kilala kung sino yung Sachzna Laparan. Nagulat na lang ako kasi pagpunta ko din sa mismong place kung saan mag-shoot kami, nagulat ako kasi isa pala siya sa mga kasama kong mag-shoot for Frontrow. During that time, hindi pa po member si Sachzna Laparan. So, ibig sabihin, binayaran lang siya ni Frontrow para i-endorse ang Lux White that time. Impression ko sa kanya is maarte, hindi mo basta-basta makakausap ka agad. Hanggang sa nagulat ako kasi nilapitan niya ako and we talk about some things. Mabait pala talaga tong batang to. Sobrang humble and down to earth. Since naturuan kami kung paano mam-respect ng tao, I tried inviting her. Pero during that time, negative pa talaga si Sachzna about networking. She always tell na laki naman daw ang kinikita niya sa modeling, contento na daw siya doon. Hanggang sa unti-unti, nakikita niya yung mga post ng mga kasama naming nag-endorse ng product. We were with Chixer, Oliver Posada, Owie Posadas, Clarence Villapuerte, and Ulysses Basa. So nakikita niya kung ano nangyayari inside Frontrow. She is slowly getting an access inside the Frontrow world. Nagkaroon ng game before si Derek, R.S. Francisco, had ng influencers online. Everyone is given a spot cash. Pag nag-join ka sa game na yon, meron ka na agad spot cash. And then, meron siyang mga category, the most number of likes, the most number of shares, the best caption. During that time, mas lalong napapositive tong si Sachzna about Frontrow hanggang sa unti-unti nahulog yung loob nila sa Frontrow hanggang sa makausap ko si Tita Tin, si Tita Christine Policarpio, which is her mom. Gusto niya daw subukan si Frontrow. Sa totoo lang daw, negative talaga sila about networking kasi marami na nag-i-invite sa kanila before. Pero this time around, since nakita naman nila, nakilala nila yung owners, nakapag-observe sila, is gusto daw nila subukan. Maraming influencers sumali that time. Sila Angelica Feliciano, sila Rogine De Los Reyes, sila Franz Miyako. And I'm really so excited during that time because within the circle, somehow, marami kaming mai-invite. Kumbaga, nilagyan ko pa nga yun ng hashtag team influencer that time. Pero nagulat na lang ako kasi nung pinaprocess na yung membership ng mga taong to, is hindi pala siya nakadugsong sa akin. Nadugtong pala sa ibang linya yung mga taong to, tong mga influencers. During that time, gusto kong magalit, gusto kong mainis, kasi somehow magkakakilala na kami. Pero I tried to understand, I tried to be a bigger person. Nagulat ako kasi bakit magkakakilala, pero dapat di ba isang linya lang? Pero bakit ganon? Bakit hindi nilagay doon sa isang linya? So, ang nangyari is, that time, naging crossline ko si Sachzna. Sa pagne-network, kailangan mo bumuo ng grupo sa left and right. So, ibig sabihin, nasa right side po ako ng grupo at nag-expect ako na dito sana ilalagay si Sachzna, pero instead, doon nila nilagay sa kabilang side. That time, I tried questioning myself. Sabi ko, siguro hindi pa ako magaling, siguro hindi pa ako yung tamang tao para humawak ng mga katulad nila. So, I tried to move on. Mas lalo kong ginalingan, mas lalo kong sinapagan, hanggang sa unti-unti, nagkaroon ako ng resulta, nakalipat ako ng condo, nakuha ko yung first car ko. That time is unti-unti nang mas napapositive si Sachzna at saka yung mama niya sa network, sa Frontrow. Sabi nila is, gusto daw nila subukan na seryosohin si Frontrow. Gusto ko mag-Frontrow, pero gusto ko ikaw yung upline ko. Sabi ko, hindi siya magiging posible kasi I can only work with you as a crossline. Pero don't worry, kaya naman kitang tulungan. I'll be here to support you kahit hindi tayo magkalinya.
now, nagulat na lang ako because this Sachzna Laparan insisted, sabi niya, hindi, gusto ko magpalipat. Possible ba yun? So in short, nangyari is, nagpalipat siya under me. Kondisyon niya, iseseryosohin niya lang si Frontrow kung ako daw ang magiging apply niya. So sabi ko, grabe, parang natuwa ako during that time kasi tong taong to nakita na I'm the right person to guide her. 2018 is nalipat yung account niya under me and we work together, nagpa-member siya, nagpa-member din yung mama niya, and we plan ahead of time. Noong nag-start si Sachzna sa front row, sabi ko, wow, may potential tong babaeng to. Kasi sabi niya sa sarili niya, hindi forever, sikat siya, hindi forever, pwede siyang mag-artista, pwede siyang mag-modeling, darating daw yung time, kukulubot ang balat niya, magiging pangit siya. Gusto niya daw, habang bata siya, is i-start niya na gawin yung network niya. And sabi niya, tulungan ko siya, so tinulungan ko siya. And for the first few months, maganda ang ginagawang performance ni Sachzna. Nagugustuhan ko, I came up to the point nga na I opened my fourth account, nilagay ko under her para magtulungan kami mag-build. Hanggang dumating yung time na na-defocus na siya, masyado na siya maraming pinagkakaabalahan. So sabi ko, wala tayong magagawa kasi hindi naman ako yung klase ng tao na pipilitan kita mag-network. If gagawin mo si front row, okay sa akin. Kung hindi, okay pa rin sa akin. Kasi again, your income will depend on your action through your performance. Hindi naman yan magde-depend sa akin. Kaya kung may pinagkakaabalan siya, wala akong problema doon. Kasi bakit? Lagi kong sinasabi sa mga tao na pag nagtanim ka, hindi from time to time namumunga yan. You need to wait for the harvest season. Hanggang dumating yung panahon na may isang influencer, isang artista sumali sa front row, si Sir Gab Valenciano, anak ni Sir Gary Valenciano, that's way back January 2019. And during that time, is sobrang hataw talaga nito ni Gab Valenciano. Ang artista na papamember niya sa front row, hanggang sa si Sachzna Laparan na alarm kasi bakit? Ang iniisip niya that time is nagkakaubusan na ng artista. Bumalik si Sachzna Laparan sa front row, todo hataw na, si Gab Valenciano, he is trying to break my record. Si Ups Mark Anthony Cruz, which is our upline, is trying to show me as an example sa kanila na si Dave, nagawa niya in just 8 months, na-reach niya yung first million niya, kayo mas kaya niya yung gawin. So I think si Gab Valenciano, he was able to do it, mas mabilis, faster than mine. And I'm really happy for him. While si Sachzna Laparan, isip niya na, Diyos ko, kailangan ko nang gumalaw. Sinipagan niya and eventually, unti-unti, bumalik siya sa front row. Nagkaroon siya ng okay na resulta. Last October, nagkaroon kami ng GA sa front row office and we were able to proclaim her as Millionaires Club. But guys, to be honest, that time, kulang pa yung accumulation ni Sachzna Laparan. We are going to induct 2 Millionaires Club, that's Oliver Posadas and Jordan Umali, but I asked her, Sash, magkano na yung accumulation? So we already check it and it's around 900,000. Sabi niya, kaya niya namang habulin, so might as well ihabol na lang natin siya. So instead of 2, naging 3 yung Millionaires Club namin during that event. Now, after that event, nagkaroon kami ng event November sa Philippine Arena and nagkakagulo na ang lahat kasi bakit? Kinuha na yung total accumulation ng lahat ng Millionaires Club and si Sachzna Laparan is still lacking how many thousands. So ang ginawa na lang is nakiusap para makaakyat siya sa stage at ma-declare siya as Millionaires Club is pagbigyan na lang. So that time November, nakaakyat siya, kumaway kami sa lahat ng mga tao na Millionaires Club. Sabi ko that time, mas lalo mong sipagan, mas lalo mong galingan, meron ka ng resulta, you already reached your first million, you can inspire more people, first social media influencer ni front row na kumita ng mahigit 1 million, so she's really motivated that time. Hanggang sa dumating yung time na pinayagan na rin siya maglabas ng sports car niya, which is BMW Z4. Now, Sachzna Laparan is really becoming one of the faces of front row. May ginawang grupo si Front Row for her group, which is Lockstar. Maraming mga celebrity na kasama dyan, which is kasama sila Johnny Ganam, sila Kelly Welch, sila Jenny Yeo. Kasama din si Jayla Villaruel at saka si Rose Van Jinkel. So itong member ng Lockstar is under Sachzna Laparan and that's also under me. Siyempre dahil alam naman nating busy tong taong to, I actually help her with her network. As in, as much as possible, kapag wala siya, ako nag-handle ng mga members niya, ako nagmi-meeting ng mga members niya, nawa ko yun para matulungan siya. Everything is doing good hanggang February 2020. Kakaumpisa pa lang ng February, merong lumabas na video niya.
Now, the catch is, alam ng mga members na referral kita. So, a lot of people were asking me, a lot of members were asking me, instead of me trying to explain to everyone, I choose not to explain. Tried telling them, alam nyo guys, huwag nyo na lang pansinin, wala nang mag-upload, wala nang papansin, pag may nakikitang ng babash, i-report na lang natin para ma-takedown, kasi wala nang magagawa kung makikisaw-saw pa tayo, magpo-post pa tayo ng picture natin with that girl, sasabihin natin, stay strong, hindi kasi sa pagkakakilala ko kay Sachzna, strong tong babaeng to. Kaya niya to. I even tried to message her mom. Sabi ko sa kanya, tita, kamusta si Sachzna? Alalampasan niya rin to. Just pray, magdasal lang tayo. Ang ginagawa ko sa mga members is sinasabi ko sa kanila na i-report na lang natin yung mga magpo-post ng something about her, something negative about her. So I'm really trying na patayin yung issue as soon as possible. Tinry kong ipaintindi sa mga members na wag nang pag-usapan yung issue para matapos na lang. Kasi we are not the right person to talk about it eh. Sobrang idol ko to si Sachzna Laparan. Alam mo yan, Sachzna, mahal na mahal kita from the very start. You're my first Lady Millionaires Club. Alam mo yan eh. Alam mo sa sarili mo na ipaglalaban kita sa lahat. Tutulungan kita as much as possible. I know how genuine your heart eh. Alam mo yung time na down ako, nakikita kita eh. You're always there eh. You try to give me assistance. If I need cash, just let me know. Sabi mo sa akin yan. And I really appreciate you from doing that. And I really love you from doing that. Now, March 3, 2020, ito ang nangyari. Kasagsagan na to ng issue ko sa Front Row, na i-post na lahat ng mga na-i-post, including the cars and including the checks. This March 3, 2020, nag-comment ka sa post ko. Ang sinabi mo sa post ko is, Dave, hindi naman forfeited yung cheque mo eh. Hold lang. You don't know what happened. Kasi mo sinasabi, hindi forfeited yung cheque mo ng November and December. Eh, malinaw naman sa post ko eh. I indicated the dates kung kailan ako na forfeit. I took a picture of it. Malinaw sa post ko, naka-indicate yung mga dates kung kailan na forfeit yung cheque ko. Now, March 3 ng gabi, nagulat ako kasi bakit? Di ba magkakilala kayo ni Zian Gasa? Di ba manliligaw mo si Zian Gasa? Di ba gustong mag-join ni Zian Gasa sa Front Row and you're trying to depend si Zian Gasa kay Direk na hindi naman nakulong si Zian Gasa? Before pa lang, gusto nang sumali nitong Zian Gasa sa Front Row. Kaya nagulat ako, March 3, 2020, may in-upload tong Zian Gasa na expose against me. And I know sino yung naging tulay niya para makakonect sa Front Row. Ikaw ang naging tulay. Kaya nung nagpaka-under technicality kayo, lahat ng butas na gusto nyong ibato sa akin, na within this date, hindi naman forfeited, sabi ko, grabe. Alam mo, ang nakita ko is you're trying to be a spokesperson of Front Row, pero I'm telling you, maling-mali na ginawa mo yun. Nag-comment ka pa na, Dave, hindi naman forfeited yung cheque mo. Sachzna, alam ko kung ano yung nangyari. Ako yung na-forfeit ang cheque, kaya never ever told me na hindi na-forfeit yung cheque ko kasi hindi mo naman naranasan, ako ang nakaranas. Alam mo kung saan ako mas lalong nasaktan, Sach? I tried sending you a message nung nag-comment ka sa post ko. Sabi ko, Sach, please lang huwag ka na makisawsaw. I have respect sa'yo. Please lang huwag mo idama yung pangalan mo dito. Alam mo kung saan ako mas lalong nasaktan. Nasaktan na ako sa ginawa mo. Mas nasaktan mo pa ako. One of your member nag-send sa akin na screenshot na sinasabi mo sa Strong Icons. Alam mo, yun yung masakit eh. Kasi bakit? Yung GC ang pangalan, Strong Icons. Alam mo, ng Icons is under me. Alam mo, nakalagay dun sa GC? Ang nakalagay dun is, guys, ganito na lang. Since di tayo makakapag-comment sa wall niya, dahil buburahin din naman niya, let's do our part. Hanggat sa abot ng ating makakaya na ipakalat yung video na yan, kesa nag-i-screenshot tayo dito ng mga post niya na wala din naman magagawa, ikalat natin yung CCTV video to discredit that bastard. Hindi lang ito issue ni Dave at sa owners ng company because we are the company. Each and every one of us represents this company na mahal natin at bumago ng buhay natin. Kaya we have to defend it on all our might.
alam mo, sa totoo lang ha, kung nag-iisip ka, you will never ever instruct your members to do harm on other people. If totoong leader ka, dapat pinatay mo na lang yung issue, hindi mo na dinama yung mga members mo. As much as possible, you lead by example and you don't harm people to harm other people. And aside from that, nag-chat ka ulit. Alam mo, nung sinabi ko sa'yo yan, ang nireply mo sa akin, hindi ikaw yung nag-chat nun. Ano yon? Automatic nag-send? Gamit ang pangalan mo? I know everyone na under that GC. You guys removed me, pero I still have access. Bakit? Sash, nung wala ka, ako yung tumulong sa grupo mo. Ako ang nagpa-pay-in sa mga dapat mag-pay-in. Ako ang nag-talk, ako ang kumausap. Naging hands-on ako sa grupo mo. Hinding-hindi mo maitatanggi yan. Because we are the company. Sinabi mo pa dito na ang dami nating influencers na di hamak mas malaki ang followings kesa kay Dave. Kung siya nakakapag-ingay ng ganyan, how much more pa kaya itong kampo natin? Stand up guys, ngayon tayo kailangan, kilos tayo, ibalik natin ang pagmamahal na natanggap natin kahit hindi ito hingin sa atin. Isang pamilya tayo dito. Alam mo, sobrang maling-mali eh. You should know how to keep your name and your dignity and credibility the right way. You let other people use your name to protect the name ng isang na mali ang nagawa. Kasi hindi mo naranasan ma-forfeit eh. Hindi mo naranasan mahirapan. Hindi mo naranasan ma-reject pa ulit-ulit. Kasi bakit? All the advantage is yours na. Ginawa kang mukha ni Frontrow. Binigyan ka ng grupo. Buti nga ikaw may endorsement fee eh. Ako ba meron? Ako wala. Alam mo yan. Kinuwento mo sa akin kung magkano ang binigay na endorsement fee sa'yo ni Frontrow. That time, inggit na inggit ako. Gusto kong magreklamo. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Ako tong hataw na hataw. Ako tong nasa presentation ni Frontrow from time to time. Tapos, ako walang endorsement fee. Tapos, ikaw nagpa-cute ka lang. Nag-smile-smile ka lang. Meron. But I tried to understand. Kasi alam mo kung bakit? I believe in the word hard work. Na pag pinaghirapan mo yung isang bagay, makukuha mo at makukuha mo. Kaya, please lang, sa mga chicks sir na galit sa akin, lalo ka na Oliver Posadas and Owie Posadas, mga upline ko kayo. Una sa lahat, dapat ako ang magalit sa inyo dahil bakit? Priority nyo lang yung isang side. I'm on the other side. I'm on your right side. And you know how much millions you have waiting for me. Like 5, 8 million or 10 million waiting money on the other side. Just waiting to be paired. Ako hindi na para ako magtampo sa inyo na bakit sila na lang ang pinapriority nyo, bakit hindi kami. Nung lumaki na yung grupo natin, humiwalay kayo, pinangalanan nyo yung grupo na Aces, grupo nyo, and ako, naiwan ako as icons. Damdam ba ako? Hindi. Nag-step up pa ako lalo. Sinabi ko sa sarili ko na at least ngayon alam ko na kung sino talaga yung icons. From small, nakita nyo kung paano kami lumaki ulit. Now, nung lumaki na ulit yung icons, you're trying to merge everything. Now, ngayon, tinanggal nyo ang icons at naging Aces na lang. Every Monday bonding ng icons sa Mother Ignacia, ngayon kayo na. Ang galing. Kailan kayo mag-grow? Ang galing. Oliver Posadas, galit na galit ka sa akin kasi lumipat si Sachzna under me. Which is, first of all, that's your fault. Kasalanan ko ba kung hindi nakita ni Sachzna na matutulungan mo siya? Sasabihin mo hindi ka nagalit but you're bringing up this issue nung nag-post ka against me? Bro, isip-isip din. Taos na ang chickster. Taos na ang chickster. Taos na ang chickster. Taos na ang chickster. Ang dami niyong ginawang masama sa akin but I tried to understand. Now, Sachzna Laparan is really becoming one of the faces of Frontrow. When I posted a screenshot of you na you're trying to tell other members na siraan ako at ipakalat yung video ko, bigla mo akong binlock sa Instagram at sa Facebook. Bakit? Natatakot ka ba? Bakit ipapakalat yung CCTV video ko? Sino bang may video na dapat ikalat? Di ba hindi ako? Di ba ikaw ang meron? Now, ang tanong ng mga tao, kanino ba talaga sinend?
And when I search your name, nagulat ako kasi naka-unblock na ako sa Instagram at sa Facebook. So basically, nakita mo siguro yung pinost ko sa Facebook na video na panawagan kay Miss Flawless. When I tried to see our conversation, nakita ko na nag-send ka pala ng message. Para malaman nyo kung anong sinend sa akin ni Sachzna Laparan, babasahin ko to for you guys. Babe, kakatapos ko lang mag-pray na matapos na ang lahat ng pinagdadaanan mo. Kaibigan pa din turing ko sa'yo hanggang ngayon. Ikaw pa din iniisip ko. Alam ko, nagkamali ako. Sana mapatawad mo ko doon. I'm sorry. And during this time, I really cried. Kasi I felt na sobrang late na. Alam mo, Sash. Alam mo kung paano kita minahal, paano kita tinulungan. Huwag ka mag-alala, di ako naaapektuhan kung ano man post mo about me. Okay lang sa akin lahat yon, naiintindihan kita. Pero alam mo, hanggang dulo ako yung kaibigan mo. At handang tumulong sa'yo nung mga panahon na yon. Alam mo yon. Alam ko yon. Kaya hindi ko maintindihan na bakit nung tinext kita, nung chinat kita, sabi ko huwag ka nang makisawsaw. Pinili mo pa rin makisawsaw. Gusto ko lang magkaroon na ng peace sa heart mo, yun lang ang pinagdadasal ko ngayon. Alam ko down ka ngayon, pero kung kailangan mo ng tulong ngayon, uulitin ko, nandito pa rin ako, kahit ano pa yan, nandito lang ako. I know nasaktan kita, pero please know in your heart, di ko ginusto yun. Hanggang dulo kasama mo ko, Dave, nasira lang nung huli, pero alam mo yun, Dave, I was there for you hanggang dulo. Again, I'm sorry kahit di mo ko mapatawad ngayon, sorry, pero soon, pag nagkita tayo sa labas, makita mo pa din yung dati. I know how genuine your heart, Sash. Alam ko yon. Kasi kahit pinagsabihan ka, pinagsalitaan ka ng masama ni Makagago, nag-move on ka na lang. Hindi mo na lang pinansin. I salute you from doing that. Sash, sobra. Please try to save yourself. I'm telling you. Maganda yung future mo eh, pero tama yung sinabi ni Makagago. Surrounded ka ng mga tao na akala mo mapagkakatiwalaan mo. One thing na pag may ginawa kang hindi maganda, they will really use it against you. Yung taong pinagsendan mo ng video, you know kung sino yon. You trusted that person so much. I know hindi mo yan gagawin sa isang tao na hindi mo mahal. To wake up, nagawin ka ng masama. Sash, alam mo kung bakit baon na baon ka sa front row? Wala kang utang sa front row, pero utang na loob meron. Binaon ka nila sa utang na loob, kaya hindi ko maintindihan, patuloy mo pa rin binabaon yung sarili mo sa utang na loob. Sobrang daming pangako, alam ko lahat ng yan. Yung Miss Flawless na music video, pinangako yan sa'yo. Yung so in love, tampo pa nga sa'yo si Direk. Bakit? Pinangako niya sa'yo na gagawin ganyan ng first movie mo, pero gumawa ka ng ibang movie. Gusto ni Direk first movie niya is under Frontrow. Diba? Alam mo yan. Ramdam na ramdam ko kung paano nagtampo si Direk during that time. Balitaan niya na meron kayang ginawang movie, which is ang title is Love Life. Wala na siyang ibang choice kundi suportahan ka na lang. Diba? Merong plan na gawing movie sa'yo si Frontrow na ang title is Tagos ng Dugo. Gustong i-remake yung ginawa ni Vilma Santos before na movie at i-remake mo, and that's going to be your first official movie. Pero hindi nangyari kasi nauna yung Love Light. I know na itutuloy pa rin ni Direk yung Tagos ng Dugo na movie project mo. Kasi bakit? I know how much Direk R.S. Francisco love you. Na ang dami mong endorsement eh. At marami pang paparating na endorsement. Kung ako sa'yo, mag-focus ka na lang on your craft. Ine-endorse mo yung Peri Skin. Pero sa totoo lang ha, kumikinis yung mukha mo. Totoo yan. Ang ganda ng effect sa'yo. Pero sana pantay. Kasi yung ibang part, hindi na pantay. Yung mukha mo makinis. Pero pagdating ng leeg, hindi na siya ganong kakulay. Unless pantayan ng makeup.
mukha mo kulay pink, yung leeg mo kulay yellowish. Ito yung message ko sa'yo, Sash. Instead na makisawsaw ka sa mga issues, protect yourself kasi may pangalan na inaalagaan ka. Mahalin mo yung sarili mo. Mahalin mo yung pangalan mo. Bakit? Kasi marami ka ng issue na nagawa before eh. Pag nakagawa ka ulit ng isang maling hakbang, they will use that issues against you. Alam mo kaya ako nagagalit sa'yo kasi may ginawa ka sa akin. Alam mo yan. Okay? Hindi ako nangaaway basta-basta ng ibang tao na walang ginagawa sa akin. You need to take care of yourself. Huwag ka nang makisawsaw sa mga issues na kakaharapin ng ibang tao around you in the future. Kasi bakit? Maraming bato na pwedeng ibato against you. You can just stay quiet. Just stay quiet. Lumayo ka sa issue. Mag-focus ka na lang sa ginagawa mo. Nakilala ka sa mga videos na ginagawa mo before, yung mga pagpapakyut mo. Pero wag lang yung naka-bathrobe ka. Nakilala ka dun sa petty wap challenge mo. Ang Team Josa is really doing good, really doing okay. Mag-focus na lang kayo sa Team Josa. Tuloy-tuloy mo lang yan. Marami pa kayong napapakilig ni Jomar Lobena. Sobrang idol ko kayo. As in, pati ako nanonood ng videos nyo. Kinikilig ako. Sash, alam mong mahal na mahal kita. Ay, nasasaktan din ako because I need to talk something against you. Pero again, since nabasa ko yung message mo that you're saying sorry, Sash, this is going to be the last time that I'm going to talk negative things about you. I promise that. Sobrang mahal kita at nasasaktan din ako. Kaya please lang, protect yourself. I hope one of this day magkita tayo to hug you. Kahit di na natin may balik yung dati, pero at least mapatawan man lang natin yung isa't isa. Okay na ako dun. Magiging masaya na ako for you and everything. Sash, you're my first Lady Millionaires Club. And I'm so proud of you. Sobra. You made me proud. You made every one of us proud. And again, continue on doing what you do. Continue on inspiring other people. Again, pag may mga issues, huwag ka na makisawsaw. Try to protect yourself. Kahit paulit-ulit kong sasabihin, try to protect yourself. Kasi pag nakita kong pinoprotektahan mo yung sarili mo, poprotektahan din kita sa abot ng aking mga kaya. Mga kapanalig, I just feel so emotional. Ito yung problema ko eh. Sobrang hirap kong kontrolin yung emosyon ko. Again, I'm always try to be strong. Mangungot, kaya mong malimutan eh. Pero yung totoong pinagdaanan mo, from time to time eh, may isang bagay na magpaparemind sa'yo nung sakit na naranasan mo. Kaya kahit anong sabi mo na, mag-move on na ako, I'll move forward, may mga bagay na masasaktan at masasaktan ka pa rin. Pero again, I think after this lockdown, I will keep myself busy para makapag-focus ako sa mga bagay na ikasasuccessful ko. Being successful is the best revenge na pwede mong gawin. I don't want revenge, but I'm doing it for myself and for my family. Gusto ko gawin yung isang bagay kasi that is the right thing to do. Mga kapanalig, again, thank you so much for watching this video. God bless everyone.